seek his right permission, and not all commandments. For I would that all men were even as I am, as myself. But every man hath his proper gift of God, one after this manner, and another after that. I say therefore to the unmarried and widows, it is good for them if they abide even as I. But if you cannot contain, let them marry, for it is better to marry than to burn. Let's pray, Lord. Salamat po sa inyong salita na nakita namin, Panginoon, dito. Ginagabayan kami kung paano mag-behave, Panginoon, kung paano i-treat, at kung paano i-deal, Panginoon, ang mga marital issues, Panginoon. I pray na kayo po ay magagabay sa bawat isa. Salamat po sa inyong bilang at kayo pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Nga po na po. Good afternoon po rin sa lahat. Title po nito is Let Them Marry. Okay, ito po yung part, ilan na ba ito? 5. Ating Love, Courtship, and Marriage series. Again, para nakagear po ito sa relationships ng mag-asawa and before pa doon. At hindi na. So, kanina umaga po ay atakil po natin, again, yung summary kanina ng chapter na ito, Lord. Dito po ay medyo mahaba. Pero unang part dyan sa mag-asawa, and then sa church, and then binalik yung issue or yung idea sa mag-asawa po. No? So, natakil natin kanina umaga. Napaka-importante po ng subject ng marriage and of course, love life. Okay? Which is malamang alam nyo na. Pero minsan hindi nyo alam yung take doon. Nasaan si Kim? Okay, malis. Siyab. Sinundo. Okay. So, yan po. And then, nag-usapan natin kung gano'n ito importante at the same time, sensitive siya. Kaya dapat, number one, approach it properly. Hindi yun biro-biro, hindi ito mababaw, hindi rin ito pakilig lang, hindi ito business. Iba, ginawang business yan eh. Amen? Kasi alam nila, kasi maraming syosyong-asyong nga, maraming mga kabataan, yan ang nasa utak lagi. Even mga matanda na, ganun pa rin. So, nag-capitalize sila doon. Gusto nyo ba ganun kayo? Ginagamit lang kayo ng sinong ano tawag dyan, oportunista. So, importante yung party ng ating buhay, pero dapat makontrol din. Okay? So, again, yung mga bata, maghintay ng tamang panahon, darating naman yan, at pag dumating nga yan, isa, mag-asawa ka na rin eh. O, iba, talagang, andyan na, okay, asawa na ako, may anak na ako, now what? Di mo na-realize na dahil palang party ng buhay mo, dapat pinaghandaan mo ng mga time na may time ka pa. Kasi pag andyan ka na, wala, andyan na yan eh. Hindi mo alam, lalo kung may mga iba, kalagayan ng iba, abusadong asawa, kunwari, gano'n, paano ka na? For example, di ba? So, lalo mga babae, binigay mo yung buhay mo dyan, and then, ano na, ang gagawin mo? Dinala kung saan, wala na, para kang nakakulong. Sa kulungan na walang tawag dyan, pader. Eh, di ba yun? Kasi nakakulong ka na dyan, nakatali ka na dyan. Hindi mo naplano na gusto yung buhay mo. May mga ganun pa, may kilala kaming ganun, ha? Inasawa niya, Muslim, parang ganun. Patay ka dun. Medyo may pera naman, kaso, pwede ka ba mag-pretend na masaya ka sa buhay mo? Pwede ba yan? Kaya again, ang young people, importanteng bagay, pero darating yan. Kailangan lang, ang boss mo kasi ang Diyos eh. Siya yung maghahanda rin sa'yo. Pero, in his terms yun, ibig sabihin, siya yung mausunod, siya yung magsasabi sa'yo, magtuturo, and siyempre, siya yung sundin mo. So, pag nasanay ka naman na hindi ka sumusunod sa Diyos, basta ko, okay na lang yan, kunwari lang sumusunod sa Diyos, o mababaw, ganyan-ganyan. Kaya, pwede naman, kaso, hindi pa rin masaya. Hindi nyo ma-enjoy yung buhay na pwede nyo palang ibuhay. Yung mga possibilities na hindi mo alam ngayon, eh, hindi ka nagtiwala sa Diyos, medyo mababaw para sa'yo yung, yan, mga ganyang commitment.
sa church, may salita ng Diyos. Magandong ka na sa... Nga, may dating po sa inyo, wala ka nang masyado magawa. Okay? Kaya maging matalino. Okay, kaya approach it properly. So, nakita natin na unang pasok pa lang nung ano, na may warning na agad si Paul, na ito hindi basta biro. Then, nakita rin natin, bakit ang point natin is approach it properly. Kasi, ang Bible, ganun ang treatment sa ganyang bagay. Hindi yan laruan, hindi rin niya mababaw, hindi rin niya ang katawanan, hindi rin niya business. So, may ginagamit siya mga words na makikita natin, sinasanctify niya, okay? Hindi niya gustong ma-defile yung ating imagination. Amen? Kaya yun po yung, kaya hanggat maaari, yan, sabi ko na rin lang, sa panahon natin, kabataan lalo, may access kayo sa internet, okay? Nung panahon namin, hindi pa ganun kadali yan. Ngayon, yung, kailan ko ba nakita yun? Basta yung, kasi makikita mo sa feed mo yan eh. So, ano ang pinakasikat na website daw? Ganyan-ganyan. Siyempre, diyan Google, Microsoft, ano ba? Amazon, hindi ko alam. Lazada, FB. Pero isa sa listahan doon, di lang isa. Siguro sa 10, 3. Alam nyo, pinakasikat na, ano? Huwag yun ang puntahan ka ng Silver. Ang daming listahan binigay kanina eh. Games naman yon. Okay? Pero isa sa mga sikat dyan po, yung mga pornography. Okay? So, dyan kayo, mausira utak nyo. Natin, kahit mga adult na pala. But especially mga bata, kasi hindi mo pa alam, hindi ka pa handa doon. Kaya yung mga magulang, di, huwag nyo hayaan yung anak nyo. Walang control, even, walang, o basta internet ka, bahala ka dyan. Okay? Kahit mga cartoons nga, may mga kalokohan dyan. Nabagit natin kanina Hollywood. Eh, lalo na sa internet, kasi pwede mong puntahan anytime. Okay? Kaya nga, nasa top sila eh. Top 10 nata. Ewan ko, parang ganun. Tatlo ah. Tatlo. Yun ang naalala ko dati. So, ba't ko na punta? Kasi nga, yan. Mag-stay pure sana kayo. Amen? Mga bata. Yan, kahit yung mga kaedad nito, si Nakenet, alam nyo na yun, di ba? Tapos may kaibigan pa kayo loko-loko, tapos wala pa kayo sa church, lalo na. Buti ka si Adam, nakita natin eh. Si Adam, yun. So, saan mo ba gusto, ano, Adam? Regardless kung saan mo gusto, saan ka ba gusto ng Diyos? Yun ang tanong. Kung gusto ng Diyos yung dito ka, eh, dapat dito ka. Amen? So, yung kanina, approach it properly, may warning dyan, hindi yan basta-basta. At, di ko na ba kayo kanina, no? So, iba, kaya nga ang tawag nila, alam mo, pag mababaw yung tingin sa gantong relationship, anong tawag nila sa kanyang partner daw? Na jowa, di ba? Show tayong, yung panahon namin, ganun eh. Kaya sabi daw, nung short time daw yun eh. Alam niyo ba, short time? Panandalian lang. Nakakita ka ba ng, ikaw, pag nasanay ka na, kapalit-palit ka, parang ka nagpalit ng damit. Kahapon siya, mahal kita, ngayon, di na. Bukas, iba naman. Yan, natatawa ka kasi. Pero hindi na atawang natutuwa. Iba yung natutuwa sa natatawa, di ba? Kaya alam natin, yung mga ganyan ay hindi nila ginalang. Yung tinuring ng Diyos, nakagalang-galang. Okay, yan ang naalala ko lagi pag umatin ng kasal. Yan ang sinasabi ni Pastor eh. Nakukuha ko noon. Basta may ano lang yun. Sa National Bookstore lang yun eh. Pero maganda siya sabi ni Pastor Lai kung sinasabi na narinig. Na yung kaya may kasal pa, eh okay naman eh, nagkasama na eh. Eh ba't kailangan pa yung kasal? Kasi nga, sa tradisyon natin, ganun, dapat maging kagalang-galang yan. Hindi yan tipong basta na lang. Bukas, iba naman. Ano ka, aso? Wala naman siguro sa ating kung gusto mo ikumpara sa aso. Unless baliw ka. Lalo babae. Nga may tawag dyan, hindi ko nasabihin. Pag babaeng ano, alam mo na, mababalipan. Hindi lang yan, may tawag sa English eh. Naaso din daw yun. Anyway, naitindihan ba? So, hindi po yan joke. Huwag nating gawin joke. Eh, silang joke lang sa kanila yun eh. Hindi ka kasama sana dun. At di mo rin gusto ikaw, gawin kang joke. Gusto mo yun? Kaya ganyan po yun eh. Damay-damay yan eh. Kaya sabi ko, mga bae, for example, ginagawa mong joke yan, papakita mong ano yan, para ma-attack sa'yo, iisipin nila ganito sa'yo.
Eh, nasanay ka na. O parang joke natin sa iyo yun. Mababaw na tingin mo sarili mo, mababaw din ang tingin sa iyo ng mga lalaki. Intindihan niyo ba yun? Kaya sabi nga nung isang meme, ulit, yung isang meme sabi doon, di ba? Na-share ko nata sa inyo. Yung babae daw na tinatakpan niya ang kanyang mga dapat takpan, ano daw yun? Sabi niya, hindi ko tinatago ang aking pagkababae. Ang pinoprotektahan ko ang aking dignidad. Ganda, di ba? Eh, takot ka naman eh. Ano protektahan ang dignidad ko? Tsaka anong pinagkaiba mo sa iba, pakita mo yan. Amen? Whew! Ayan, huwag niyong tawagin siyota, huwag jowa, huwag ganun, ha? Tawag natin dito, lifetime partner. Okay, kaya pag sabi, pray for your lifetime partner. Yun na yun, magiging asawa in the future. Mga bata pa kayo, yan, edad pa lang ni na Juliana, pinag-pray nyo na yan. Okay, hindi specific na tao, basta pinag-pray nyo na kung sino man yung yan, dasi ng bakit. Amen? Amen? Lifetime partner. Hindi siyota, ha? Ano mga tawag nila dyan? Yun na yun. Ano man yun? Ito yung mga language yan galing sa mga bakla. You know? Kaya huwag niyong adapt. Okay. So, lifetime partner, pag-pray nyo lang, dapat maging kagalang-galang ang kasal. Sa C, doon pa rin sa approach it properly. Yan, nakita natin example ni Paul na yun nga, meron siyang disclaimer na hindi nila tayo gustong panghimasukan lang. Kaya tayo tinuturuan para tayo mapabuti. And then, number two, kaninang umaga, applied in the church. Ibig sabihin, yung usapang mag-asawa, mag-asawa at yung ginagawa ng mag-asawa, dapat at hindi. Yan po ay church matter. Okay? We care for you. So kaya puro ganyan ang usapan natin. Ang church ay maayos pag maayos yung mga pamilya. Pag meron dito, kanina may sinabihan ko si, ano, si Kim, inadaan ko lang sa biro, pero nakakausap mo ba yun? Ay, hindi. Sabi ko, sabihan mo din. Huwag nyo lang gayahin, okay? Pero, salamat tayo umaten dito. Ibig sabihin, kahit paano meron siyang, ano, di ba, inclination. Sa, ano, ayaw lang magpabaptize nga, kasi nga, baka malamang, ano, gano'n, may guilt na nandaman, di ba? So, hindi pa siya ready mag-commit ng gano'n. Kaya, pray lang natin. Ibat ako napunta doon yun. So, church matter yan. Gusto ko. Kaya tinututukan natin yan. Kung maayos yung pamilya natin dito, maayos din ang church. Maayos tayo makapaglingkod sa Diyos. Damay-damay po yan. Kaya yung success nyo bilang pamilya, concern yan ng church. Okay? So, magtulungan tayo. Huwag tayong sarili-sarili. And then, yun, nabanggit din kanina na si Satan kasi, talagang yan ang ginagamit niya. Madalas, napakadalas. Sa atin, pag nasira kasi yung pamilya, hindi naman sa walang pag-asa, pero napakahirap. Napansin natin yung sa mga na-observe natin sa maraming tao yan. Kaya huwag na kayong maglakas ng loob. Ako basta malakas naman ako eh. Babalik na lang ako sa church pag ano, pag nakailang jowa na ako. Utos ang pakita dyan. Gusto mo? Marami doon, hindi na nakabalik. Sabihin na, eh, inaasar naman ako dyan. Ginawa mo kasi, consequence yun ng kasalanan mo. Asarin ka talaga. Okay, and then, yung last is yung napansin natin dito sa chapter na to na importante yung family, pero importante rin yung church. So, merong distinction between the unsaved and the saved. Kinoconsider natin yun. Again, di natin gusto maghiwalay kung unsaved yung isa. Huwag natin paghiwalayin dahil nasasanctify nga po yung marriage at pati mga anak dahil sa mga nanampalataya. Kung sino man nanampalataya, yung lalaki, yung babae. Okay? Sanctified dyan. Basta, ano, napag-pray mo, kung ikaw yung ligtas, eh, di alamin kung ano i-handle yung asawa mong unsaved. So, pero pinaka-the best doon, i-share mo na agad. O kaya, kung di mo kaya, dali mo sa church, di ba? Lagi na sinasabi sa inyo, kay Cheche daw, may naliligaw na raw. O, ganun yun. Normal yan eh. Pero, in a way, hindi. So, wala sa lugar, di ba? Napakaaga pa. So, sabi nga sa'yo, nung ako, nakakahiya yan, supposedly, di ba? May normal tayong hiya na, anong pinagagawa? Bata ka pa, anong gusto mangyari? Ba't ka maniligaw, di ba? So, pero yung mga yan, may nauna dyan, okay? May nauna nagturo sa kanila.
So, pero kung maunahan din natin sila, alam mo na, maturuan, magabayan, no, mahatak natin sa tamang landas, edi okay. Pero mag-ingat. Okay? So, andun po yun, yung ano na yun, yung divide or yung category na yan. So, ngayon, dito naman tayo sa mga bagay na kailangan natin consider sa marriage. Again, ang title po ito, Let Them Marry. So, hindi masama ang mag-asawa, ang masama pag wala sa lugar, maling tao, maling paraan, ayan po yan. So, yung ibang bagay naman, maiko-correct naman. Okay? Pero, madalas, mahirap. So, sa ating mga soul winning na ginagawa, marami tayong mga encounter na ganyan, no? So, yung iba, yan, kaya nga, ba't tayo magpakasal? Takot sa gastos. Lalo pag lalaki ka, ikaw yung mag-aano niyan. Okay, so ngayon, yung ako, naiamin noon, nung bata ako, yun nga, hindi ko rin alam yung bagay na yan. Eh. Buti na lang, may church. Sino yung maggagabay? So, minsan yung magulang mo, eh, hindi ka rin nasabi kasi ayaw nga ma-involve ka pa dyan. Kaya ano, salamat, nagabayan din kami. No? Wala kang alam. Doon ko na-realize na walang alam at saka nakakahiya pala. Appreciate ko noon yung ginagawa ng pastor namin. Si Ma'am Carol noon. Kasi talaga wala eh. Wala akong alam. Literally. Wala. Kala ko automatic na darating lang yun. Ang talagang malaking ano doon, gastos. Yan, sabi sa akin, oh. Anong ganyan yan? So tinatanong lang ako, ginagaba yung ano. Pero lahat yun, oh. Meron ba kayong ganyan? Oh. Lahat ng galaw dyan, pera yan. Kaya, ayun nga, maraming salamat. Yung iba, kaya tinutulungan lang kasi nga para mailagay na sa maayos na kalagyan. Amen? Kaya sinasabi ko sa iyo, mga young people, hala nyo ba, lalo pa kung di kayo magkakasundo ng magulang nun, no? Paano na? Diba? Gulo yan. Ay, mabuti, yung iba kasi mababait lang. Yung iba, kunwari, alam mo na, nauna yung, alam mo na, nag-live-in na kayo, ganyan. Kaya nabalitaan nung, ano yan, ay kung matapang pala yung mga kuya niya, mga, di nasapakan yan. Oh, sa Bible yun, di ba, naalala nyo sina Jacob and, ano, yung mga anak niya, pinatay nga eh. So, mali rin sila doon, hindi ko sila namin tama yun, pero kasama po yan sa mga personal relationship eh. Hindi tama na basta-basta na lang ganun. Eh, nakita na, nagkapatayan dito, alam niyo yan, so, nag-asapang na dyan. Ayan, kasi, ang feeling niya, inabuso mo yung kapatid niyang babae na syempre, walang kalaban-laban, di ba? So, mag-iingat, ilagay natin sa proper place and time. Ayan, napunta doon. Ayan, so, things to consider. Number one, balik natin yung kanina sa verse 2, dito lang tayo banda sa unahan eh. Pinapasin dyan, sabi dyan, nevertheless, to avoid fornication, nabanggit natin kanina umaga, ito yung, idamay na natin yung adultery po, no? Basta yan lang yung mga kasalanan na may kinalaman dito na pagwala sa lugar sa panahon. Okay? Kaya sabi dyan, yung marriage pala, pinakasal na sila, at mag-asawa ka na, kung di mo kayang kontulin, ano daw, mag-asawa ka na, ay ang gusto ko sabihin dito, yung marriage pala is protection from certain sins. Okay? Namanggit ka na yung umaga, no, umala, yung lalaki, gusto babae, yung babae, gusto lalaki. Eh, pinipigilan mo naman kami, hindi kita pinipigilan. Kung kaya mo ba, mapabuti ka, hindi ka mabigla dyan sa ganyang klase ng papasukin mo. Kasi alam na natin yan, time and again, na-observe na sa marami, pag nagkamali dyan, apektado yung future. Sabi natin, nagkamali ka sa edad na 17, ganyan. Ilang taon pa yung buhay mo noon? Sabi yung tatanda ka hanggang 60. Hindi, miserable ka na noon. Gusto nyo ba yon? Iba, hindi nagpapalata, pero may mga struggle po yung mga tao na nagkamali nga nung sa point in life nila ng ganun. Hindi nyo, mga bata. Kaya lahat yan, ibang tao na nga nag-iisip para sa inyo. So, yan. Kaya gusto kong sabihin dito, avoid sin of fornication and adultery. So, dahil ayaw ng Diyos yan, alam nyo may pinatay ng Diyos dahil sa fornication, naalala nyo kay Balaam. So, panalo na sila, no? Binibless sila ng Diyos, ayaw silang i-curse. Pero, tinuruan ni Balaam na mag-fornicate yung mga Israel. So, bandang huli, pinatay sila ng Diyos. Ang dami. Kalimutan ko, 23,000 ba? 20,000?
24, yan. Ang galing to eh. 24,000? Ba't ganun? Eh, paano natalo ka na sa gera nun, ha? Kasi nga, galit ang Diyos dun. Amen? Kaya, ganun po yan. So, ngayon, para maiwasan yan, hindi naman bawal yan na bawal na pangit yan na demonyo kapag gusto mo ng ganun. Hindi naman eh. So, kaya, kung talagang andyan na kayo, huwag pakasal na kayo. Yun sinasabi dito. Yun ang topic natin ngayon. So, mga protection na kayo ngayon. So, ngayon, pag pinabayaan na kayo dyan, mahirap yan. Pero bahala ka na kasi ginusto mo yan eh. Yan. So, ganun po ang suportado ng church. So, in contrast naman, yung mga sanlibutan, ganito na sabihin sa inyo. Kunwari, kahit yung iba, nabuntis na, di ba? Ganyan. Alam niyo ba sinasabi niyo sa sanlibutan? Di ba? Ang sabi, kung ayaw mo, magpakasalan. Di ba? Eh, mag-aaway lang kayo niya, mga haong buhay. So, again, actually, ang Bible, sa Bible, yung tatay ang magdi-decision dyan. Na-realize ko din yun kasi may kilala kaming ganun. Pastor nga yung asawa niya, yung anak niya, nabuntis ganyan. Eh, loko-loko yung lalaki. Hindi ko naman alam bakit syunga-syunga din yung babae, di ba? Nakakita ba kayong ganun? Pumatol parang loko-loko talaga. Eh, mabait yung babae kasi na, alam ko, hindi naman, pogi, pangit nga eh. Kaya asan na asin yung tatay niyang pastor, kung hindi ko papakasal niya kahit ano. Eh, sabi ng ibang mga tao, pakasal muna, pastor, eh, wala na eh. So, inaral ko din yun kasi kala ko, tama nga lagi na pakasal. Kaya sa Bible pala, hindi ganun. So, dahil yung lalaki, yung tatay sa bahay, ang nagdi-determine kung anong mangyayari tama sa anak, di ba? Lalo babae, siya yung mag-veto niyan. Gusto mo, ayaw mo. Nga, binibigyan ko yun ng ano ha, mga batang lalaki. Kung gusto yung manligaw, ligawan niya yung tatay. Paano yun? Ibig sabihin ko, yun ang ano mo, kunin mo yung loob. Amen? Amen. Kung gusto, inuman. Yun lang. Hindi, pwede ka naman di makipag-inuman. Pero, ibig sabihin ko lang, kunin mo yung loob. Kasi yun yun eh. Yun ang proper channel. Ngayon, iba kasing tatay ngayon, wala na rin pakialam eh. Hindi kasi na-train. Pero really, iba kahit unbeliever yan, alam nila yan. Sila ang, yung lalaki sa buhay ng babae, kasi papasa yan, di ba, sa mga pangasawa. So kaya yun, alaman ko yung sa Bible, talagang pwedeng i-veto yun. Okay, kahit buntis na yan, so pangit, kaso, okay na eh, yun ang gusto nila eh. So pero ang pangit na sitwasyon, di ba? So ideally, iwasan natin yun. Ba't nasa na ba ako? And so kaya ngayon, kung ang problema mo lang naman, di ka makapag-tiis, bahala ka sa buhay mo, mahihirapan ka, pero sa atin ganun lagi, magpakasal na. Sige, magpakasal na kayo kasi dyan na rin lang. Okay? Ay, ganun pala yung pastor eh. Bahala ka. Hindi natin sinasabing ganun. Darating tayo sa ganun, pero may consequence at may consequence yun. Amen? Yung iba, napilitan. Yung iba, bandang huli, magsisisi. Kasi sabi nila, kala ko, ito lang nagkamali sa akin eh. Di ba? Mayroon pa palang iba. Eh bakit nagmadali ako? Yan. Natay ka ngayon. Yan ang totoo dyan. Dami kong nabubunyag eh. No? Sana nakikinig kayo kasi wisdom yan. Okay. Kaya number one, things to consider marriage, avoid sin. Importante sa atin yan, galit ng Diyos sa fornication, adultery. Eh kung gusto nyo talaga, para maging responsable din kayo, sige, pakasal kayo. Okay? At sabi dyan sa verse 2 pa rin, let every man have his own wife and let every woman have her own husband. So, malinaw po, isa lang. Ha? Isa lang. So, kung hindi mo na magpigil, isa lang. Sige, hindi mo kailangan ng marami. Okay, huwag kang tumingin kay Big Soto. Loko-loko yun. Sira ulo yun eh. Amen? Nakakaingit yun oh. Kahit siya mo siguro ngayon, hindi mo iligtas yun eh. Sobra niyang conviction nun. Mga rapist daw pala yun. Sabi ha, hindi ko alam. Pero, madaling maniwala doon kasi parang totoo eh. Anyway. So, number one ko, avoid sin and fornication. Magpakasal na. Pero siguraduhin mo na yung asawa mo, sa'yo na yan. Okay? Walang aagaw niya, huwag mo na pamimigay. Ngayon, ibig sabihin, ano mo na yan? Sasarilinin mo yan. Yung iba, ganito ang pulihosabi pala ng iba,
hindi ka pag-aari ng asawa mo, di ba? Yung mga liberal, ano, hindi ka pag-aari ng asawa mo. Kung gusto mo, gawin mo. Yan, lalo mga babae. Ano sinabi ng asawa mo? Wala yan. So, din mo ang puso mo. Yan. Sa Bible, talagang pag-aari ka ng asawa mo. Pareho yan. Pag ikaw yung lalaki, pag-aari ka ng babae. Pag babae, pag-aari ka. Ganyan. Ayan sabi dyan eh. So, paghandaan nyo yung ganyang level of commitment. Amen? So, masarap naman yan. Masaya yan eh. Diba? Yung iba nga, nauuna dyan eh. Pero, yung iba ayaw nga. Gusto nyo kumawala. Kasi, parang nakakaipit naman daw. Ano tawag nila? Galing. Nakakasakal daw. Kaya nga, minsan, hindi pakasal eh. No? Pasakal. Pero yun, kung maganda yung relationship nyo, okay na okay. Sige, sakalin mo pa ako. Gabi-gabi. Ganyan. So, masaya yan. Again, kung nasa lugar. So, ang number one, ang pagpapakasal ay para maiwasan yung mga kasalanan na kung saan galit ang Diyos. Yung iba, again, ang sabi nila, nabuntis ka lang, di mo kailangan makasalan eh. Yeah, medyo, pero kung talagang extreme, di ba? Kung addict, for example, ganyan. Pero iwasan nyo na rin. Sige, number two, nabanggit natin yung ownership, di ba? So, dahil kanya ka at siya iyo, ano? So, ang tawag dyan, ito yung mga obligasyon na po ng mga asawa sa kanyang asawa. So, number one, under that is ownership. Pero, may pag-ibig. Okay? Kaya sabi dito sa verse 3, let the husband render unto the wife due benevolence. Sinabi natin kanina umaga yan, yung benevolence, ibig sabihin yung pakinabang niya sa'yo. Huwag mong ipag i-withhold sa kanya. Okay? Kaya nga nag-asawa yung iba ay para yun, yung masayang buhay, ganyan. Okay? So, huwag nyo i-withhold. Huwag outside the kulambuang, ano man yan. Huwag ganun. Mag-usapan nyo lang din. Huwag naman laging lagi-lagi. Kasi nga, nabanggit natin kanina umaga, ang dami nyo pang pwede at dapat gawin sa buhay. Okay? Hindi nyo gustong ganak ng mga pakarami na hindi mo kayang i-handle. Ayaw mo rin naman na parang husuhulang ka pa para ano, para yun, para doon. So, ba yung asawa mo na nga eh. So, obligasyon ng babae ng mag-asawa, bawat sa isa sa kanila, yung ganong bagay. So, render what is due. Sa kanya yan, ibigay mo. Pangatlo, another way of saying them din, the same thing, no? Sabi dyan, no? The wife hath no, pakihin muna, pakibasa, ready, go. The wife hath not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. Okay, sa simpleng terms, ibig sabihin lang, siya may ari sa'yo. So, wag mong, hindi, we withhold sa kanya yan, wag mong pagdadamot, kasi sa kanya rin yan. Amen? Kaya nga, bawal yung dalawahan eh. Anong sabihin nun? Compromise yun, di ba? Sa akin yan, sa akin hindi. Yan, patayan na yan. Abunutan na yan. Magulong buhay yun. And then, sabi sa 5, defraud ye not. Ano yung defraud? Nabanggit natin ito, naalala nyo last time, yung nabudol ka na. Yung scam, yun po yung fraud, defraud. Nasabihin ng iba, ito yung sabi ng iba. Ayoko na mag-anak ulit kasi ganyan-ganyan, anong dinadahilan. Diba? Eh, paano isa gusto pa? Paano yun? Kaya nga inaaral yan. Siyempre, hindi madali. Pero, pag-usapan nyo. Kaya sabi dyan, defraud not one another except it be with consent for a time. Sige, magpaalam mo. Okay. Sige, gusto natin, ano lang, mga lima lang. Meron po akong kilala, ganun. Unlimited. Yun ang hinahanap daw nila, di ba? Yung mga kasama. So, anong hinahanap po sa babae? Una, syempre, dapat sa bahay lang siya. Yan. Basta talagang po-provide mo yung pangailangan nun. Tsaka, pangalawa daw, unlimited. Ayoko nung tatanggi pag ano, atindi, no? Halimbasa, pag mayamang ka, eh, no? Hindi naman. Basta, responsable ka, masipag ka. Pero iba, ayaw ganun. Okay na isa para sexy pa rin ako kahit, di ba, ganun yung mga dahilan ng mga babaeng iba. Kasi talaga yung pag nakatatlo ka na niyan, hindi na pwede, hindi na babalik yung dati mong ano. Amen? Amen? Amen. Ayaw nyo eh.
B2, yan ang number 4 under the obligation ng spouse o sa kanyang asawa. B2, to each other, huwag kayong mag-defraud, huwag kayong magbudol, huwag kayong mag... Ano, sa kanya nga yan eh. At nabanggit na kanina umaga kasi marami pa yung gagawin sa buhay katulad ng paglilingkod sa Diyos. Okay? Next! Ito na yung sinasabi ko kanina, no? So... Ito yung sinasabi ni Paul kanina, mas gusto nga, single na lang kayo eh, lalo na yung mga nagkamali sa buhay. Yan yung sinasabi niya actually dyan. So, ideal, syempre, couple kayo, and then, anak, maglingkod kayo lahat sa Diyos. Ngayon, may ibang mga nagkamali. Tulad na may kilala akong ganun. Sabi nila, hindi nagkamali, no? Nag-asawa ng mali, ganyan, iniwanan, ganyan-ganyan. Nagkaanak na. So, gusto pa mag-asawa, hindi naman bawal. Kasi, in a way, bawal yun eh. Lalo pagkasal ka na doon, iniwanan ka, o iniwanan mo, pareho kayo nag-iwanan. Ano, okay lang bang kumuha ka ulit? Sabi sa Diyos, adultery yun. E paano pag ayaw na talaga sa akin? Okay, yun ang sabi ni Paul ngayon. Nagkamali ka, iniwanan ka, uulit ka pa. Kasi may something doon, lagi siya sabi, na again, di ko na sinabing worthless ka na pag iniwanan ka, may pagkakataon pa rin, salamat sa Panginoon, then pagpapatawad, yun, restoration. Pero, mahirap na yon, amen? Tanungin mo kahit sinong lalaki. Siyempre, gusto niya, makukuha niya, virgin. Amen? Siya lang, talaga. Eh, ikaw, meron ka ng ganyan. Sa palagay mo, walang compromise yun. Diba? Naalala niyo sa, again, yung mga, kung naalala niyo yung mga requirements sa priest, sa mga sa Levi, mga priest, di ba? Ano yung mga, bukod sa, syempre, wala daw pango, ganyan-ganyan. Virgin, di ba? Tsaka yung mga pangasawa nila, ganun din naman sa mga, ano nga, wastol. Nakilala akong ganyan. Ewan ko, buti na ano ko, kasi medyo matanda na rin. Hindi naman, mga 28 na, wala pang asawa. Kaya siya nabigo siya sa pag-ibig niya kasi yung in love siya sa may asawa na. Eh, may tsura naman. Sabi ko, man, huwag ganun. Nagharap ka na ka na dyan, di ba? Oh, nakinig naman, salamat. Ngayon, masaya siya. Kasi minsan, kahit mga lalaki, minsan, well, ano eh, pag hindi napayuan, ibang nasa utak eh, parang papanda lang pa ng babae. Okay, huwag ganun. So, hanggat maaari, virgin kayo pareho. Amen? Ayan. And then, ang gusto sabihin kanina ay, ayun, so, yun, pag talagang, alam mo, iniwala ka na ganyan-ganyan, uy, meron ka pang option. So, nagkamali ka na dyan, sabi ni Paul, eh, maglingkod ka na lang. Ialay mo na sa Diyos yung buhay mo, kaysa naman, ano, maghahabol ka niya. Para kang, ano, sabi nga nila, nagmumurang kamatis, alam niyo ba yan? Ibig sabihin, hindi na ganun yung value mo sa ganyang bagay. Okay? So, ang gagawin mo ngayon, ano, makikipaghabol lang ka niya, maniwala ka. Anong gagawin mo para lang pakasalan ka ng isang tao na parang, alam mo na, parang kang mura ka na eh, cheap ka na eh. Arang, pero asawahin kita, pero may compromise yun. May ibang nga hanapin sa'yo yun. Over yung nga hanapin sa'yo, siguro halos, alam mo, kulang na lang, lagyan ka ng ano dito, ng tali. Oh. So, kasi sabi ni Paul, maglingkod ka na lang sa Diyos. Huwag ka na mag-asawa. Naintindihan niyo ba yun? Kaya number 3 nating points sa things to consider in marriage is consider which are the better options. Okay? Kung nagkamali ka na, medyo naging ano ka na, nagkamali, sabihin ganun, ang pinaka, kung Kristiyano ka naman, anak ka naman ng Diyos at tawag dito, makalangit na bagay ang inyong dinidesire sa buhay mo, gawin mo na lang, anong option ang better sa'yo? Okay? Ngayon, kung talagang may ano ka pa rin naman, sabi nga lang, may asim, sabi natin gano'n, pero hindi ka masyadong magko-compromise. Sige, makapag-asawa ka. Sige, go. Siguraduhin mo lang na hindi compromise ng gusto yung relasyon mo. Amen? Yan po yung sinasabi dyan. Yung may kilala rin naman ng gano'n, talagang pinag-pray naman niya, eh di okay naman. Siguraduhin mo lang, di makapag-compromise sa paglilikod mo sa Diyos. Amen? Amen. Yan, ito naman, sa 8, okay? Sabi naman dyan, ibang scenario na naman to, no? I say therefore unto the unmarried and widows, it is good for them if they abide even as I. So, nabanggit natin kanina umaga, ang
talagang consensus po na kay Paul sa kanyang status is wala siyang asawa nung time na nito. So, nagliligo na siya sa Diyos. Unahin niya pa ba yung maghanap ng ano? Diba? Nag-ministry ka, nag-soul winning ka. Ano dito? May mga ganyan. Kaya yun, compromise din yung ano nila, di ba? Yung, hindi ko nasabihin sa iba sa inyo, pero may mga kilala kami ganun kasi. Kaya hindi makapaglingkod ng ayos sa Diyos, pero yung pala tinatarget. Palibasa nga kasi pag soul winner ka, alam mo yan eh. Medyo magaling ka dito, di ba? Kahit katulad natin, mahihayin tayo. Pero iba, parang nakakita nilang opportunity para pala maghanap ng kung ano. Amen? Eh, meron ng dati. Or matanda na. Ngayon, naghahanap naman ng bata. Ganun yung ano namin. So, parang mali. Kaya ngayon, kung talagang ano, ang the best option sa'yo, okay, ay do iniwanan ka na, pag ikaw nang iwan, maganda, balikan mo na lang. Kung pwede pa. Okay? Kung hindi na rin, huwag na rin. Pag nag-asawa ng iba, huwag mo na mabalikan yun. Okay? So, kung compromise ka na, maglingkod ka lang sa Diyos, single. Okay, namatay yung asawa mo, pwede, hindi ka naman bawal mag-asawa, di ba? Kasi legally, tsaka sa Bible, pagpatay na asawa mo, pwede ka mag-asawa. Okay? Kaya sabi ni Paul, ideally, mas maganda, huwag na. Amen? Last! Nakailang minutes na po ako. Anong bilis eh, no? 37, oh, patagalin natin. Ito naman. Last, sabi dito, basahin muna natin sa Proverbs 18. Ito lang yung ano kong verse muna at the moment. Para naman, kaninang umaga, tinanong ko kayo sino yung mag-asawa, sino hindi. At sinabi ko rin, makibasa nyo, ready, go. Maganda ba mag-asawa? Yan ang sabi dyan eh. So, huwag kang ano dyan. Kung topic ka dyan, huwag mong bigay na excuse yun. Kaya sabihin mo, wala kang magkakagusto sa akin. Wala kang pananampalataya. Nakita nyo ba siya ano? Hindi, ako nagsabi. Okay, pero may mga ganun, di ba? Siyang magugulat ka, lalo sa Facebook ngayon, di ba? Yan. Iba naman, nag-asawa na lang ng matanda or something. Huwag naman. Pero wala kang pananampalataya kung sinasabi mong ganun, di ba? Kung nabigo ka, ganyan-ganyan. Ang ideal, maghanap ka. So, applicable po yan sa lalaki din, no? Obviously, he also find it a husband, find it a good thing. Pwede rin. Kaya madalas kasi ang naghahanap talaga yung lalaki. Yung babae, naghihintay lang. Ngayon, huwag kang parinig lagi kasi may mga friend akong ganun. Parinig ng parinig sa Facebook. Ang ganun. Sabi, ano mga pinagsasabi nun? Ha? Ha? Crushback. Hindi ko alam yun. Pwede ba ganun, magkaparinig na mas masaya nang maging single. Pero ganun yung post. Okay lang. Tarang, ganun eh. Maghintay ka kasi maghintay. Gawin mo yung kalooban ng Diyos. Habang yan. Sino ba yung kausap ko kanina? Yung si Kuya Jude. Siya mismo nagsabi, ha? Bibigyan ko yung mga tip naman, mga babae, ha? Yan pa ako sa mga lalaki. Ay, siya nagsabi doon, alam nyo ba? Saan kayo makakuha ng maayos na mga pangasawa? Sa disco? Sa high school? Sa college? Kami sa college eh. Pero, hindi nila ako sa church, amen? Yan. Ikakaroon ng ano eh. No? Sige, saan? Yung sabi ni Kuya Juno kanina doon, nagkwento siya, hindi siya Baptist, pero yung ate niya pala, Baptist. Kilala nga si Mother na, hindi. Kuya Jun, basta yung may property daw dito na nabenta ni ano. Yung may tato. Yan, tumanggap yun. Amen. Amen. Ang pakailam, eh. E, pinahinggan ako yung isang malis. Yung pala kilala ni Mother. Anyway, yung sabi ko, yan, yung mga babae, mag-abang lang kayo, mag-pray. Hindi, may sinasabi ako din eh. Saan nyo makikita, mga babae, yung maayos na mga pangasawa? Sige nga. Oo. Oh. Kaya sa totoo lang, minsan yung iba, they despise the church. Hindi nila alam. Makakatulong sa kanila, yun pala. Minsan yung pastor, yung sabi nyo kanina eh. Salamat, naglingkod sila doon, at yung asawa niya, doon nakakita ng asawa sa US. Okay, doon ha.
Masakaling ganun man, at least. Yung mabiluan kasi. Kasi may mga kapatid din doon, mga topi naman. May iba, ginahanapan dito. Pero, para sa akin, ang the best, pareho kayong, ano, syempre. Ang hirap naman pag-English yan ng ano, di ba? Unless magaling kayo mag-English. Ilong. Okay naman, tanggap naman yun. Basta maintindihan. Pero iba, ganun. Ako pa sa akin, ganun po yung ano sa akin. Ah. Ideal, of course. Kakaintindihan kayo ng malalim. Iba kasi, pag ganun nga, minsan talagang pwede sabihin sa'yo, kaya ka naman inasawa, minahal mo ako sa isa pera ko, eh, di ba? Minsan di maiwasan yun. Ngayon, pero still, gusto ko sabihin, kung seryoso ka sa pag-asawa at matino ka naman, nagpakatino ka, anong may tutulong ng church sa'yo? Marami. Talagang dito ka. At dito ka rin itutulak. Lamanggit ko na nga sa inyo kanina kung paano ko tinulungan din na bastos. Saka sa church, yun. So, syempre, noong mga panahon na yun, syempre, gagala-gala pa yung utak mo. Binata ka, ganyan. Eh, syempre, mga, alam, ang kapatid sa ano, uy, si Mary, oh, ganda yan, no? Oh. Ganun-ganun ako. Syempre, ma-influensya man ako, di ba? Ganun. Amen. Sabihin, natulungan ka pa, ayaw mo nun. Eh, kung mga kasama mo dyan sa kanto, parang ka naghahabol dyan ng lalaki. Parang ewan dun. Yeah, verse 9, sabi dyan, nabukod sa dito, sabi, he also find it, the wife find it a good thing. Medyo generic, no? Hindi bagay yung ano, yung asawa. Pero, ibig sabihin niya, magandang bagay na maghanap na pang-asawa na matino, of course. Okay? Itabi mo na lang si James niya, pareho naman kayong James eh. Dito ka kay James. Ayan. Makilatis ka niyan. Tapos na kami. Babaeng ko, ilang minutes na? 43. Pwede pang ano. Okay, so church. Sabi dito, paibasa niya nga ulit. Ready, go. So find it the wife, find it the good thing, and obtain and favor of the Lord. Paano nyo nag-obtain ng favor? Ibig sabihin, so minsan masama yan, minsan okay lang naman. For example nga, si Brother James, gusto kong pabutan niya ako, kunwari, gusto niyang bigyan ko sa, gusto ko bigyan niya ako sapatos, ano? Paano gagawin yun? Yung iba, anong ginagawa, di ba? Binabola-bola. Pero yung ibang matino, gagawa niya ng mabuti yung tao. Okay? So, sa tabaw, ganyan yan. Gawa mo ng ano, yan, yung mga customer nyo, di ba? Gawa mo ng mabuti. Mandaw, may extra ka pa dyan, di ba? Ako, ganun ako kasi nga alam ko, yung mga tabaw daw, kunwari, mga mekaniko, di ba? Mga barbero, mahirap yan eh. Yung barbero, hindi mo gustong makagalitang ka niyan. Amen? So, totoo lang kasi magbabayad ka na rin lang eh. So, kaya minsan, yung mga barbero, may tip talaga yan. Amen? Okay, hindi naman nagbuwang ano, okay naman ako. Di ba? Lalo yung mga may konting, pang ano na, lalo mekaniko. Kaya, minibigyan ko talaga kasi hindi mo gustong ano. Di ba? Pinalitan yung gulo mo, mamaya tanggal. Di ba? Gastos ka. So, kung sabihin, pag-obtain ng favor ng tao, ang dami mong pwedeng gawin, ang dami mong gawin. Minsan, yun nga, iba, halos sa, ang tawag sa amin sa tabao, ano eh, ang tawag doon, yung aso. Tata kang papi, yan ang tawag sa papi, ang tawag sa amin yan. Kaya iba, OA na OA. Sir po, ganun po, ganyan sir po. Yan, napaka-OA, para makuha mo yung pabong niya. Kasi minsan, pag naasal sa'yo yan, hindi gagawin yung, ano, papahirapan ka. Again, hindi ko sinabing tama yun. Kinukumpara lang natin yung pagkuha ng pabo sa ibang tao. Amen? Iba naman, masama to, yung mga fixer, yung mga binabayaran. So, dapat yung mga taong gobyerno, gawin mo na lang yung trabaho mo. Kahit naman saan. Okay? So, naalala ko tuloy kumain kami sa isang lugar na masarap yung pagkain eh. Pero yung sa lugar na yun, hindi maayos yung mga tao. So, sa alip na yung experience namin, minsan lang kami kakain sa labas, hindi naman lagi. Biloy mo, pinaghintay kami doon sa sauce na gustong-gusto namin. Sabi, Stephen, mabitin eh. Kaya nireview ko ng masama, no? Pero,
Ang hirap humanap ng pabo sa ibang tao minsan. Hindi mo alam kung ano ba, bigyan mo ng pera, ano ba, kapakit ka, iba naman, ganyan, di ba? Kaya, by the way, sa ganun din sa restaurant, ha, huwag yung lolo ko inyo mga yan. Di ba? Baka duraan yung pagkain nyo, ganun, ganyan. Huwag nyong gagawin yun, ha? Pero iba ganun kasi, pag hirap na yan, tapos sabi pa, sir, ito, bagal naman. Huwag nyong gaganunin, kung ayaw nyong mapasama. Oo, nangyayari po yun. Dapat kasi nasabi itong mga to, kasi nga po, mahirap minsan i-obtain yung favor ng tao, lalo ang Diyos. Mahirap bang obtain ng favor ng Diyos? Depende, kasi Diyos yan eh. Mataas ang standard niya, pero ang maganda naman sa Diyos, hindi naman siya yung tipong papahirapan ka na hindi naman kailangan. Amen? Ito, sinasabi sa inyo, mga kabataan na, si Pastor, mahirap bang kausapin? Kasi ako, ganun eh. Alam niyo yung ginagawa ko sa inyo, ginawa rin sa akin ng pastor ko. Na ano kayo, walang kalaban-laban, imagine nyo na lang. Kung ikaw, hindi ka naman mayaman dati, ganyan. Basta, binigyan lang kami ng pabor, ginaid kami para mapaayos kami. At wala naman siya makukuha sa akin, pero yun ang trabaho ng pastor eh. So kayo, bukod sa Panginoon, una, hanapin niyo yung pabor ng Diyos. Amen. Bibigyan kayo ng tip. Paano niyo makukuha ang pabor ng Diyos? Parang tao, anong kailangan mong gawin? Ang tao nga lang, di perfect, di ba? Kasi minsan, kahit nga bayaran mo na yan, tinamad, wala pa rin. Ang Diyos, paano mo kukuha ang pabor ng Diyos? Gawin mo yung gusto niya. Yan. Simple lang, di ba? Eh, importante yung pag-aasawa. Importante yan. Magkamali ka sa ano, tapos ka. So kaya, ngayon people, anong kailangan mong gawin? Para ito sa bagay na to, Lord, please, bigay mo sa akin yung maayos naman. Hindi naman naghahanap ng Miss Universe. Gusto ko lang at least, hindi ako iiwanan. Hindi ako magpapalit. Hindi ako yung tipong pag yan dyan na, okay, may anak na tayo, siyempre, hindi mo na iiwanan niya. Bandang uli, maglolo ko. Alam mo na, gagastusin yung, may mga ganun din eh. Tinamad na, alam na, hindi ka na makakawala eh. Tama ba yan? Yung iba ganun, hindi tama. Pero nangyayari, di ba? Alam niyo, hindi na basta-basta makakalas yan. So ngayon, yung iba dyan, oh sige, huwag mong gawin yan. Ang gulo ng buhay pag ganun. Amen? So ito na ang tip na, pinaka ano na, million dollar answer. Mga bata, paano ka magkakaroon ng maayos na asawa? Dapat lagi ka mabango? Ano ba yun? Pwede. Ano ba? Yung masipag, tama lang din. Kailangan mo magpakita ng ano? Di ba ganun? Which is mali, kasi nga, hindi mo alam kung makakita sa'yo niya, magkukunwari lang din yung responsable ngayon. Kapag nakuha ka na, wala na. Okay? Kaya paano daw? Ready, go! Ano? Paano mo masisigurado to the best of your ability na yung makukuha mong asawa, lalaki o babae, maiging maayos yung pamilya mo in the future? Paano? Sino dapat mong i-please? Ang Diyos. I-please mo ang Diyos, Lord. Itingnan ko yung mukha ko sa salamin, Lord. May magagusto ba sa akin, Lord? Talo, Lord. Pero i-please mo ang Diyos. Oh. Again, kaya nga maganda sa church, alam niyo ba yan? Kasi dito mo makikita yung mga pamilya, ma-observe mo yung, kaysa naman sa labas ka. Eh dito, kilala ng pastor yung mga tao, alam, palagi ililigaw ko ba kayo? Sabihin ko, ito, maayos to. Gayahin mo to, hindi naman pala. Sa church mo makukuha yan eh. Tunay na advice ang makukuha mo. And then, yun nga, i-please mo ang Diyos. Hindi ka sigurado, kahit mukhang yung Miss Universe ka pa, sinong kilala niyo yung Miss Universe na napakaayos ang buhay? Sige nga. Di ba, iniwanan nga si ano? Dami nga. Hindi ko alam lahat siya, pero yung mga ibang na ano ko, si yung kay Ogie, di ba? O sino yung asawa niyo, kung sino man yung, kasi tumaba eh. Yung Australian, yan, si Michelle, kung sino man yan. Miss Universe, hindi na Miss Universe, pero Miss
Miss Australia pa rin, di ba? But iniwanan, hindi mo masasabi, amen, mayang people, maganda, nataba ka rin. Pogi ka ngayon, tingnan nyo ako, yan. Hindi mo masabi yan. Okay? So, ang gusto mo na maging maayos ang buhay mo, pamilya, hanggang pagtanda mo, i-please mo ang Diyos. Amen? At paano i-please ang Diyos? Ito na, mag-church ka. Aralin mo yung salita ng Diyos. Makinig ka. Sundin mo. Pag nakinig mo na eh, hindi mo pa susundin. Kaya kanina, sigaw-sigaw ako eh. Tsaka nung ano. Kaya misa, sinapansin ko, ito na yung sinabi ko. Iba yung gagawin. Anong ginagawa mo sa akin? Kaya na-appreciate ko iba sa inyo. Nung sinabihan ko, talagang tinigilan. Salamat. Amen? Para sa inyo naman yun eh. Tanong nyo akin, Mrs., gusto mong magsisigaw-sigaw dito? Kung pwede nga lang, hindi na ako nagkasalita eh. Yan, so, dito tayo umikot, no? So, gusto nyo magkaroon ng maayos na asawa, lalaki yung, ibig sabihin niya, maganda yan. Ang equivalent daw nun, pag ikaw ay merong maayos na asawa at pamilya, ibig sabihin, pinaburang ka ng Diyos. Amen? Ngayon ang Diyos, di pwedeng lokohin. Ngayon, again, kung nagkamali ka sa buhay, ganyan-ganyan, pwede kang bumawi eh. Kahit alam nyo yan. Kahit may kaibigan kayo, kunwari, late ka nang dumating, ilibre mo lang yan, masaya na yan eh. Amen. Kanina pa ako naghihintay dito. Sige, libre kita. Sige na nga. Tanggal yun. Ganun po tayo din sa Diyos. Sabihin natin ikaw yung nagkamali. Lord, sorry po. Medyo hindi ko masyadong pinainggan ang inyong mga warning. Medyo, alam mo na, nakadami ako ng girlfriend, boyfriend, ganyan. Salamat, nakinig ko yung preaching. Ganun pala yun. So, anong gagawin mo na ngayon? Dadamihan mo pa? Tapos ka sa Diyos. Huwag na huwag mong lolokoy ng Diyos. Amen? Amen? Sa Bible, sabi doon, to Him, much is given, much shall also be required. Kung alam mo na, yung dapat mong gawin, lalo ka pa nagloko, binaliwala mo yung warnings, mga in-invest sa'yo, salita ng Diyos, ng pastor man o magulang mo, mas matindi ang paparusa sa'yo. Okay, ngayon, so, balik ko lang doon ha. Sige, dating lang ito. So, ang gusto nyo magkaroon ng maayos sa pamilya, sa Diyos, ang Diyos ang i-please mo. Ibig sabihin, gawin mo yung gusto niya. Anong gusto ng Diyos? Siyempre, malapit ka sa Kanya, alam mo yung salita niya, ginagawa mo. Siyempre, matino ka din, sumunod ka. Hindi naman automatic lahat yan, mabait din ng Diyos eh. Parang, di ba, anak kung anak nga niya eh. Ligtas na ba si James? Amen. So, sino sa mga anak ba ng Diyos? Pare-pareho? Pare-pareho ba ang anak ng Diyos? I mean, yung basta anak ka ng Diyos, sigurado ba yung blessing? Meron, pero pareho na. Mas masipag tong isang anak ko, isa tamad. Pareho ba yung hindi ganun? Kunwari lang. Hindi, hindi pare-pareho. So, matalino ka. Kunwari, yung sa kapatid mo, medyo tamad, binigyan siya ng asawa na medyo okay. Medyo maganda, medyo masipag, at medyo maayos, at medyo masipag nga sa bahay, medyo hindi nangaaway, medyo hindi hindi masyado kasi tamad lang yun eh. Eh kung ikaw nagsipag ka, sa palagay mo anong BBC ng Diyos? Mas malala o mas maayos? Yun ang totoo, natakot kayo sa Diyos. Yung mga bagay na, yung mga playboy lang nasa isip niyan, ano? Namanggit ko kanina si Big Soto eh. Ano na sa palagay nasa isip niya mga ganyan tao? Nasa isip niya, hindi siya mananagot sa Diyos. Hindi na iniwala sa Diyos yung mga yan eh. Kaya kahit ilan yung inasawa niya, iniwan niya, kasi yaman ng tao yun, alam niyo ba yun? Siguro, isip-isip lang niya, sa iyo ko lang bibigay buhay ko, ganyan po yan. Mayabang. Ngayon, kung humble ka, yes, ganun gawin mo. Kung mayaman ka, share mo sa kanya. O, tulungan naman sa ibang bagay. Amen? Ganun yun. I-please mo ang Diyos, sigurado, masaya ang buhay mo. At hindi mo nga kailangan masyadong maging mayaman. Diba? Basta maayos lang pamilya mo, wala kayo sakit, naglilingkod kayo sa Diyos. Ox na ox. Amen? Ang saya. Hindi mo kailangan napakaraming pera. Pero kahit napakalaking pera mo, problemado ka naman sa asawa mo, di-divorce ka, kunwari ganyan, nanakawang ka,
paglalawakan ka, gusto mo ba yun? Eh, parang mas masahol pa yung buhay mo sa ano, di ba? Amen. Kaya verse 9, balik na tayo sa ating topic. Bilang mga Kristiyano, bilang church, ayaw ba natin ng mga tao nag-aasawa? Nabanggit ko na kanina, gusto natin yan. Basta nasa lugar at nasa tamang pagkakataon, tayo sumunod sa Diyos, sa terms ng Diyos. Amen? Samahan ko sa inyo, mga lalaki, ito lang naman ano sa atin ng mga ng Diyos, no? Kahit ako, ano yung hinahanap ko lang sa mga lalaki, responsible ka, hindi mo kailangan napaka, alam mo na, nagaganyan ka, nag-gym. Hindi natin kailangan yun. Yung mga hunk ka, yung hunk tawag nila dyan, di ba? Hindi natin kailangan ganun eh. Kung kaya mo, okay din, pero hindi natin kailangan yan. Responsable, mahal mo yung asawa mo, anak mo, paglalaban mo, amen? Ayaw mong papaiyakin yung asawa mo. Gusto mo papaiyakin yung iba, ganun eh. Yung iba, gagawin nila, ayaw nilang sasalingin ng iba. Uy, napaka-overprotective ba? Huwag mong nasaktan yung asawa, pero siya yung sasakit. Siya yung ano, iwanan niya, kung ano man yan, magsisilosan. So, huwag niyong ganun. Mag-focus na lang kayo ngayon sa, okay na, settle na, salamat, mahal yung isa't isa, pinasal na, okay? Ang nga tupagin nyo na, ano na? Total, binigyan ka ng Diyos ng ganyang buhay, ganyang partner. Anong atupagin mo na dapat? Kasi wala ka ng ano dun eh, wala ka, ano may untog na yun eh, ibig sabihin, sagad na yun. Hindi ka na maghahanap ng mas maganda pa siya. Wala na, one-on-one lang, isa lang. Anong atupagin mo sa buhay? Kailangan mo magpapogi pa? Wala na eh, yun eh. Kailangan mo magpayaman masyado? Depende sa ano. Yan sa mga asawa din dapat, ano ka lang, narito, kontento ka lang, ha? Yan ang pinakasalan mo, huwag mo nang hanapan ng ano, kung anong napakaraming bagay, amen? Kasi dyan nagkaka-conflict din, kaya iba, papasok ng compromise sa trabaho, kasi sabi sa kanya asawa niya, ano ba yun, yung kapitbahay natin, may ganyan, tayo, wala. Nakakaano yun, di ba? So, kaya sabi dito, abusin ka na, wala na masabi. Pero actually, dami to. Si Pastor, pag nag-fish ng ganito, walang katapusan. Isa-isa yun yung mga member na, ano, may kwento sa buhay. Ayan. Kaya sabi dito, so, pabuo po tayo. Okay? Hindi nyo kailangan itago yan. Pastor, in love ako. May crush ako, Pastor. Pag-pray mo. Amen? Maganda nga actually i-open nyo yan. Sabi ko sa inyo, di ba, last time? So, pagpaalam muna kayo sa magulang nyo, kay pas, kung matino kang Kristiyano, pwede magpaalam ka sa pastor? Ano yun? Gusto lang ba malaman? Si pastor ba yung ano? Ang tawag dito? Naghahanap akong chismis? Ako ba sa palagay nyo yun? Gusto ko lang malaman yung buhay nyo. Kasi sinong ano ngayon? Ano tawag dyan? Sino mga ano ngayon? Ha? Ha? Hindi ko na alam yun, ha? Shinish. Pinipair up. Di ba yung, anong tawag na sa showbiz na? Love team. Mabagang love team. Palagay niyo, gusto ko yun. Pero ang katawa rin yan. Pero, again, kung ayaw niyo magpaalam, sinasabi ko lang yung para sa inyo. Kasi kung narin, nagpaalam kayo, mabibigyan kayo ngayon ng advice. Amen? Magpapaalam sa akin si Pame. Uy, bata ka pa. Diba, masabihan ko siya agad ng ganun. O kaya naman, si, narin, si Jana. Narin, gusto ko na mag-boyfriend. Ano, sabihin ko? Uy, alam ba ng magulang mo yan, di ba? Ang bilis eh, mabilis yung ano sa'yo, input sa'yo, tsaka feedback. Unlike, tago-tago ka dyan, alam naman. Alam na, alam niyo ba? Alam niyo ba, tingin niyo pa lang, tingin-tingin niyo pa lang, pinupuntaan niyo pa lang, kitang-kita na namin yan. Pabalik. Papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Oh,
Kaya sa halip na magtago-tago kayo, ano, magpatulong na lang kayo. Amen. Magpa-advise kayo. So sa amin noon, yun yan. Kaya nga pag lagi nasa church, nakikita ka, ano yan, ma-advise ka agad. Amen. So yun ang gusto po natin, ha? Meron yung nagtatago, mas nakakaalam pa yung ibang tao kaysa sa magulang. Yun yung masakit. Kasi alam mo bakit ka pinalaki ng magulang mo? Ito, kanina minsan, tinitingnan ko lang si Shannon, liit pa niyan eh. Diba? Eh, ako ba eh. Eh, nakikita ko kayo. Diba? Parang, may imagine ko siya na ganito nakalaki, paano to? Eh, paano nagtago sa akin yan? Parang sarap kutosan, diba? Iniisip mo nga yung para sa kanya, tapos itatago sa yung, diba? Laging importanteng bagay. Eh, hindi ko masabi yung ano ko eh. Ba't di mo masabi? Baka may binabala kang masama. Ngayon yan, mga bata, yung magulang nyo, kaya kayo pinakain yan, pinag-aral, may sugat kayo, gagamutin, pinagdadamit kayo ng maayos. Lalo pa yung pag-aasawa sa palagay nyo, hindi nila iniisip yan. Huwag makakatulong sa iyo, sila yun. Amen. 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 Actually, nakakaya yung pastor nyo pa yung tutulong sa inyo. Sana hindi ganun. Maganda, hanggat maaari, yung pamilya nyo, masaya yan eh. Masaya yan pa mag-aasawa yung ganyan. Kung nasa lugar. Amen? Amen. No. Masaya pa yan. Lalo pag nailagay ka niya sa tamang. Eh, kasi ayaw nung tatay ko doon sa gusto ko eh. Eh, baka tama siya. Oh, lalo sa church. Kaya kinikilala natin yan. Para ma-advise kayo, ayaw namin mapunta kayo sa kung sino-sino lang. Amen? Pag nakita ko ngayon, aasarin ko agad yun. Di ba? May mga inasar ako dito. Para mag-isip kayo, ayaw ko nang panghimasukan yung personal yung decision. Pero yun ang mabilis na ano doon, feedback, di ba? Pag sinabi ni Pastor na ganyan, baka hindi, either hindi kayo bagay, hindi para sa'yo. Or, pwede mag-adjust kayo. Di ba? Itong taong to, mukhang ano to, walang kinabukasan to. Kunwari, ganun. Di ba? Sakit nun, di ba? Pero narinig niya, ano kayong gagawin kung pwede kong gawin para maging hindi totoo yun, di ba? Ang tingin sila na, nila sa akin ganyan, ano kayong kailangan? Huwag kang magnanakaw, huwag kang maging smuggler. Pero pwede kang magsipag, amen? Amen. Yung mga sinasabi ako dito, ibang ano dito, medyo mataas ang standard nito. So, abutin mo, amen? Magsipag ka, magtiwala ka sa Panginoon, amen? Okay na? Laminis na. Ay, sumobra na. Okay. Hindi, yung pagpasok lang nila, ilang ano? Hindi natin nabilangan. 40. So, ilang mong gusto sabihin? Sabi dyan, hindi namin kayo gustong panghimasukan. Amen? Pero gusto namin kayo ay mapabuti. Gusto yung mag-asawa ng maaga, maaga kayo mag-mature. Yan lang yun. Kung nakita namin na masipag ka, matured ka, hindi kayo tipong ano, happy-go-lucky, kahit anong mangyari, palit-palit, parang papalit ng damit, bibigay yung blessing sa'yo, magulang man o sa church. Amen? Okay na yun. So nakita natin kung paano, actually hindi lang sa ano to, puntahan natin yung nasa bundang dulo, sabi dito, yan, so, paibasa niya po. Ready, go. But she is higher if she so abide after my judgment, and I think also that I have the spirit of God. Okay, so yung tone ni Paul dito, parang yung nakita natin kanina din, di ba, sa anong version, 6 ba yun? Yan, okay, so I speak this by permission and not of commandment. Ibig sabihin, at the end of the day, kayong bahala, buhay niyo yan. Okay? Pero sabi niya dito, yung pinasok niya idea, yun ang judgment niya, pero sabi niya, I believe, sabi niya, I think also that I have the Spirit of God. At tama naman, biruin mo si Paul, nagsulat siya ng epistle, ngayon, Bible na. So, gaano kaya nililid ng Diyos si Paul? Sa palagay niyo? Ibang level, di ba? Nililid siya talaga ng Diyos. Kaya naging Bible tong sinulat niya kasi
wala tayong nakita dito na kumukontra in any way, Old Testament man, at saka or sa ibang writings in the New Testament. Tinanggap yan. Talaga naman. Okay, kaya matuto tayo dito. Ang pinakahuling consideration natin dito, again, ang Diyos. Okay? Kasi nga, nabanggit natin kanina, ang dapat mong paboran, bukod sa tatay ng mga pangasawa mo, sino? Ang Diyos. I-please mo ang Diyos. Sabi natin, hindi mo mapangasawa yung pinag-pray mo. Sa palagay mo, may bibigay pa sa ang Diyos sa yung iba. Madami dyan eh. Amen? Alam nyo yan. Magtiwala lang kayo sa Diyos. No? Ngayon, kung ibinigay sa'yo, parang, basta hindi ko gusto to eh. Ito binigay sa akin eh. May choice ka naman eh. Hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng hindi mo kayang tolerate. Diba? Amen? So, okay, kasama dyan yung ano nyo ha, yung sarili nyo ang tao dito. Kasi iba naman, kaya may kailala tayo minsan, maganda naman, pogi naman, kaso ano, hindi magkaroon. Bakit? Ang taas naman ang standard. Tindi naman. Gusto mo nga, yun nga, trophy. Gusto mo, ano, hunk. Magsisisi ka ngayon, yung isa, nakita mo yung kapitbahay mo, kung ano naman yan, kapatid mo. Hindi naman hunk, hindi naman, ano ba? Hindi naman trophy. Eh, saya nila, amen? Ang saya nila, pag nag-ano sila, pag nag, alam mo na, spend quality time so, ano, sa church, masaya sila, hindi mo makikitaan ng miserable buhay. Gano'n, no? Kasi parang si, lagi ng example sa inyo, si Raymar, tsaka si, sino yan? Si Claude. Ngayon, ano sila? Silang byword, di ba? Eh, nung panahon namin, yung mga video sa pelikula, yung, si Claude, yun, yung ano eh. Diba, siya yung mga role, di ba, na lahat ng magandang role sa kanya yon. Kasi ganda niya eh, nung time na yon. Eh, ngayon, miserable buhay. Gusto niyo ba yun? Oo. Oh. Eh iba, kahit ang tsura ng babae lalaki, ba't ganyan lang, pero saya nila, naglilingkod sila sa Diyos. Pansin niyo yung mga pastor, siya kasama pastor, napakagandang babae ba, lalaki? Mag-ingat kayo. Hindi, ako na mag-isabi sa inyo, ha? Hindi, yung iba, okay, di ba? Pero ang karamihan, mga normal lang tao. Pansin niyo. Yung kaya nga yun, may mga blessing nga yun, may mga confess, nag-invite ng ganyan. Tingnan mo, hindi naman napaka ano. Eh, karamihan nga dyan, talagang di ma-poma. Mga lingkod ng Diyos, di ma-poma yan masyado. Pero, masaya. Pinagpala ng Diyos. Misa, di ka mainiwala eh. Oh, pinagpala ng Diyos to, tsura nito. Ba, nasa yung tsura ba yun? Amen. Ngayon, mas maganda kung ano na rin, di ba? Pogi na rin, saka maganda. Pero, again, hindi yung mataas na consideration natin. Bilang, mga lingkod ng Diyos. Okay, so sana napasaya ko kayo. Na-inspire din kayo, amen, na mag-desire ng maayos na pamilya. Dahil ang inyong pinaka-goal, hindi lang sa inyo magbulahan kayo forever. Hindi. Ang gusto nyo maglingkod sa Diyos at ma-please ang Panginoon. Amen? At of course, mag-re-redound sa inyo. Plinis mo ang Diyos, reward sa inyo, masayang buhay at reward sa langit. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat at masaya kami, Panginoon, at tinanggap mga aral sa inyong salita, Panginoon, nawa, Panginoon, ay maging matalino ang bawat isa. Sa inyo kayo magtiwala, kayo pala yung dapat namin i-please yung mga bagay na hindi namin kayang kontrolin, like mga responses ng sinong gusto namin tao, the future, at even now, Panginoon, I pray na kayo po ay tulungan yung sa bagay na to, Lord. Ganun pala, i-please lang namin kayo yung mga bagay, Panginoon, na minsan hindi namin nga alam kung paano i-attain sa buhay namin, kung paano maging masaya. Ano man yung Panginoon pagpalain, I pray na kayo po ang turo sa amin. Kayo ang aming please in the, sabi sa Bible, delight yourself in the Lord and He shall give you the desires of your heart, Panginoon. So kayo pala ang aming please. Ibang bagay na magpapasaya pala sa amin, kayo po ang magbibigay. So yun lang po, Lord, Panginoon, maging matalino ang bawat isa. Maraming salamat sa aming bilang. At magpatuloy ang bawat isa, Panginoon, especially sa paglilingkod sa inyo. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen.